Finally, natapos na rin namin ang pagbabayad ng aming car loan at ngayon ay amin na. Pero may kailangang gawing dalawang proseso para finally na sa pangalan na namin o pangalan ko na ang sasakyan. Ito po, samahan niyo ako. So ito yung binigay ng bangko na steps para maging malinis ang CR o RCR na aking sasakyan. So first step is to go to the Registry of Deeds at kanselahin ang mortgage ng sasakyan kasi fully paid na nga ito. And ang pangalawa ay ang pagpunta sa LTO para sa panibagong Certificate of Registration, yung matanggal yung encumbrance. Ayan. So dito muna tayo sa step number 1. Okay, sa pagpunta sa Registry of Deeds, ito yung mga kailangan mong dokumento. Itong dalawang dokumento na to ay provided na rin naman ng bangko. So, unang-una, yung cancellation of mortgage form. Ayan, ito, ako binigyan ako ng tatlong kopya ng bangko. So, sa inyo siguro ganun din. Or kung isa lang yung binigay, hindi mag-photocopy na lang kayo. Promissory note. 4 pages ito. Pero ang kailangan nyo lang na i-photocopy ay yung first and last pages. Yung second and third, hindi na kailangan. And mahalaga na itong promissory note ay notarized. So, yung binigay ng bangko sa akin to, notarized na siya. So, hindi ko na kailangan pumunta pa at maghanap ng notary public. Okay? And last na document na kailangan nyo ay photocopy of 2 valid IDs. Then, you're good to go. So, sa pagpunta sa Registry of Deeds, ako pumunta ako sa Trece Martires kasi ako ay taga Cavite. Sa entrance, bibigyan ka ng form and then number. So, habang naghihintay ka na tawagin ang number mo, fill upan mo yung form, pangalan, address, contact number, email, yan, etc. Pag tinawag na ang number mo, dumiretso ka na sa window 11. Okay? At doon sa window 11, isubmit mo yung mga documents. So yung kanina nabanggit ko na 3 copies dapat. So 2 copies yung ibibigay mo, ibabalik nila sa iyo yung third copy. And then photocopies ng promissory notes and also yung photocopy ng ID. And then bibigyan kanila ng assessment form and payment order. So dito, wala kang hindi mo yan fifilapan, hintayin na lang kasi next step niyan ay pupunta ka sa cashier para ito ay bayaran. So magkano ba ang babayaran? So ito po yung assessment form and payment order. Ayan po yung babayaran. Pero sa akin, ayan, depende siguro sa ano, sa sasakyan. Sa akin, 786.32. Ayan. Yung iba siguro mas mataas, mas mababa, depende sa sasakyan. Okay, so last step. So, hindi agad ako nakabayad kasi pila muna. Maganda naman dito. So, pila muna, hindi naman masyadong matagal yung pila. So, sa cashier, binayaran ko yung amount. And after payment, tapos na. So, bibigyan ka ng resibo. At doon naman sa papel naka-indicate din kung kailan ka babalik. So, ang bilang niyan ay 15 working days. So, after 15 working days, pwede nyo nang balikan yung document and go to the next step, which is the LTO. Ayan. So, ako nag-submit ngayong araw lang kaninang umaga, so hindi ko pa makukuha ang aking document. Sabi sa akin, babalikan ko ng January 7. So, siguro, LTO, January 8. So, maraming salamat po sa panonood. Sana nakatulong ang aking video.